Hello Aquarius, welcome to Laika Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng mystical cards para sa mga Aquarius? Naked. The emotional nakedness you avoid is your superpower, not your shame. Ang ibig sabihin nito, hindi naman lahat ng tao ay magugustuhan ka. Kaya lakasan mo yung loob mo na i-express yung totoong ikaw. Sacred lust. It is sacred to give and receive pleasure. Yung magandang pakiramdam sa sarili ay self-care at self-respect. Live out loud. The way you express yourself won't make everyone happy. Pero base sa booklet, okay lang yan. Kasi hindi mo naman kailangan gawin ito. Napasayahin yung bawat tao. Pare-pareho yung sinasabi ng mystical cards. Na ganun ka nag-effort para makisama. Ang reading natin ngayon ay aalamin natin kung ano ang present ng mga Aquarius. Ano ang paraan para maging successful? Ano ang epekto ng success sa mga Aquarius? At sa huli, kukuha ko ng isang bottom of the deck. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay general reading, timeless reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng one-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Ano ang present ng mga Aquarius? Sakto tatlo agad. The Hangman, Two of Wands, at Four of Pentacles. Base sa mga cards na ito, kailangan lawakan mo yung pangunawa mo at saka lawakan mo din yung pananaw sa buhay. Kailangan mong magtiwala sa kung ano yung ipinapakita ng universe sa iyo na chances patungkol sa career at sa personal mong buhay. Kasi ang ilan sa inyo, okay naman yung buhay mo, pero mas gusto mo pa ng yung bang mas masaya, mas fulfilling, at mas malaking improvement. At syempre, magkakaroon ng katuparan yan, lalo na't kung ito yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Ang ilan sa inyo, magiging maganda yung career at saka financial situation. At saka ipinapakita rin sa mga cards sa career na ang ilan sa inyo ay confident ka, may tiwala ka sa sarili mo, at saka masipag ka. Ang ilan sa inyo ay magtatrabaho sa ibang lugar. Ang ilan naman ay meron kang negosyo na yung shipping, yung pinapadala mo yung item mo sa ibang lugar. Ang ilan sa inyo, single ka man or nasa relationship, matagal na kayong magkarelasyon, pero hindi kayo ang nagkatuluyan. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na mahal ng person. Meron siyang pangarap, marami. Yun yung mas naunang obligasyon sa kanya. Pero ang ilan sa inyo na nasa relationship, kahit na mahirap yung pinagdaraanan nyo sa relasyon, ay nagpapatuloy pa rin na matatag yung relasyon nyo ng person mo. Ang ilan kasi sa inyo, LDR ang relasyon. Pero bago pa siya pumunta sa ibang lugar, kayo na. Pero ang ilan na nasa relationship, dahil nga sa hindi kayo magkasama ng person mo, andun yung takot. Pareho kayong takot na baka mapunta sa wala yung relasyon nyo. Kaya ito yung nagpapa-unhealthy sa relasyon. Nagkakaroon ng pagdududa, selos, na dapat yung iwasan. Ang ilang single, ang priority mo sa ngayon ay yung karir mo.
ang ilang single, meron kang dream guy or dream girl. Pero syempre, bigyan mo rin ng ng chance yung iba na kahit hindi mo type. Kasi meron din naman silang katangian na gusto mo. Hindi ka naman makikipagrelasyon, ibig sabihin, itry mo lang na makilala. The Empress, Judgment, at Five of Wands. Ito naman yung mga cards para sa paraan para maging successful. Sa cards na ito ay pinapakita na kung ano yung karakter na ipinapakita mo, lalo na kung hindi naman makakasama sa ibang tao, ay ipagpatuloy mo. At saka huwag mong bigyan ng pansin yung puna ng ibang tao sa'yo, lalo na kung wala ka namang ginagawang masama sa kanila. At saka maraming taong pumupuna sa'yo pero naiinggit. Kaya nauuwi sa pagtatalo or away dahil sa maling impression sa iyo ng iba. Mula sa umpisang cards hanggang dito na pinapakita yung wealth at abundance, kumbaga success sa financial. Hindi naman sinasabing mayaman, pero meron kang sapat. Ang advice ng mga cards ay sumunod ka sa batas. Kung gusto mo magkaroon ng negosyo o meron ka mang gagawin na hakbang patungkol sa financial, ano man ito. Ang ilan naman nagkakaroon ng problema sa financial. Kaya ang advice ng mga cards ay ipaliwanag mo yung side mo. Ang ilan naman na nasa relationship ay matatag yung samahan nyo ng person mo. Mahal niyo yung isa't isa, walang nagbabago. Para naman sa ilan na nasa relationship, kung nagkaroon ng kaguluhan, piliin yung tahimik na relasyon at magpatawad. Magsimula ulit kayo ng person mo at piliin yung tahimik na relasyon. Pero kung kailangan ng distansya sa relasyon, ay gawin nyo ito para makaisip kayo na mas magandang paraan para maging maayos yung daloy ng relasyon nyo. O kung ano yung dapat na desisyon. At ang ilan na nasa relationship, ang pinagtatalunan ay yung selos at saka yung walang, yung bang kakulangan sa oras or atensyon. At para sa ilang single, may potential person na makakarelasyon ka na committed sa relationship at saka siya yung totoo kung magmahal. At saka dalawang cards na nagsasabi na marami kang potential person na pagpipilian. Kasama na dyan yung past person mo. Ito naman yung epekto ng success sa buhay ng mga Aquarius. Ang Ace of Wands, The Chariot, at Five of Cups. Sa mga naunang cards, ang paraan para maging successful ay umiwas or umalis sa negative na sitwasyon. At ang advice ng mga cards ay ituloy mo lang kung ano yung mga pangarap mo, kung ano yung gusto mong gawin sa buhay. Huwag kang paapekto sa emosyon kasi lahat ng hadlang na dumarating sa buhay mo ay masusolusyonan mo at meron kang makakamit na tagumpay. Ang daming naiinggit sa'yo, no? Kasi successful yung buhay mo pero mag-focus ka lang. Huwag sa mga nega. Sa health, para magpapatuloy yung healthy na kalusugan mo, mag-quit ka na sa mga addiction or unti-unti mo na itong iwasan. Makakabuti rin sa kalusugan mo kung magkakaroon ka ng bagong pagkakalibangan para hindi ka makakaisip ng mga negatibo. Ang ilan kasi sa inyo natatalo ng stress, depression, anxiety, huwag kang patalo. Kasi katawan mo yan. Iisa lang, kaya pangalagaan mo. Ang ilan sa inyo na nasa relationship ay magkakaroon ng bagong simula. At saka, kung ano man yung negative emotions na nararamdaman mo, dalawang cards na nagsasabi na kontrolin mo ito.
Ang ilang single naman, meron kang person na nagugustuhan. Kaya lang hindi mo masabi sa kanya kasi ayaw mong magbago yung pagtingin niya sa iyo or natatakot ka na i-reject ka. Ang ilang single naman, sinisisi mo kung ano yung nangyari sa'yo sa nakaraan. Kaya hindi ka, yung ba natatakot ka makipagrelasyon. Pero malalagpasan mo ito, makaka-move forward ka. Ang ilang nasa relationship naman, nagkahiwalay kayo ng person mo kasi meron kayong pag-uugali na magkaiba, hindi kayo magkasundo. Walang betrayal sa mga cards na ito. Ang nagiging problema ay yung emosyon, selos, galit. Kailangan kasi ng forgiveness para hindi na lumalaki yung problema. Importante rin yung pakikinig. Itong The High Priestess na bottom of the deck ay kailangan maging aware ka sa mga magandang katangian na meron ka. Ang ilan sa inyo gusto mong mapag-isa at napapansin ito ng mga taong nag-aalala sa iyo. Kaya pinapansin or pinupuna kasi gusto ngang matulungan ka sa kung ano yung problema na meron ka. Maybe loved ones mo ito na naghihintay kung ano yung sasabihin mo, kung ano yung problema. Ang ilan kasi sa inyo, kung ano yung feelings mo or nangyayari sa relasyon, ay sinesekreto mo, lalo na kung negative. Hanggat maaari, mag-focus sa positive para hindi mo udlot yung oportunidad na darating sa iyo. Marami nga po palang salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 777. You may be overexerting yourself and need to rest. 111 is a reminder that your thoughts are powerful, so pay attention to the energy you release to the world. 111, intuition.